Nandyan ba siya? O, katawan niya lang yan. Sabi mo, dito ka ba, best? Ganyan. Yan. So, gusto ko lang pong i-exhort, short, very short exhortation lang, yung ating new song na nananabik. So, ang sabi po kasi dun sa verse, sa Revelations, yun, yung sabi dun, yung babalik ang Panginoon, yung mga namatay na, una niyang kukuhain, tapos, sasabay yung mga buhay pa, yung mga naiwan sa pagbalik niya. And sabi doon sa pinakahuli, sabi po doon, ano yun? Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Alam niyo po ba na ang pagpupuri at ang praising sa Panginoon, it means po na, alam niyo yun, nagagalak ka. Kaya ka nagpe-praise kasi nagagalak ka dahil sa Panginoon, dahil sa ginagawa ng Panginoon, kabutihan niya sa ating buhay. So, sino po ba dito yung nananabik na sa muling pagbabalik ng Panginoon? Amen! Hindi ka lang basta-basta nananabik dahil umattend ka ng church, hindi lang yun eh. Nananabik ka kasi you're looking forward na pag dumating ang Panginoon, nandun ka, nakatayo ka sa harap niya, nagwe-welcome sa Kanya. Amen! Amen! Lahat tayo magwe-welcome sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, lahat tayo. Makikita at makakasalubo, makikita, makakasama ang Panginoon. Amen! Sige po, tayong lahat ay magpuri sa Panginoon. Kaylee, hallelujah! Hallelujah, Lord! Church, let's all give our energy to the Lord.
malapit habang papalapit ang araw ng iyon. Ako'y manghihikayat patungo Panginoon. Tulingan na ang ating Panginoon ay napakaganda. Amen. He is beautiful. He is wonderful, God. Hallelujah. Jesus, we worship you, Lord God. Sige po, sa oras nito, pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay bilang tanda ng pagsamba natin sa Panginoon. Hallelujah. Jesus, hallelujah, Lord God. Worship you, Lord God. Sige po, sabay-sabay natin awitin. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for God. Kagandahan mo'y walang
Pwede po ba natin ibigay yung ating malakas na palakpak sa ating Panginoon? Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And sige, manatili po tayo sa presensya ng Diyos at ating pong ipanalangin ang ating bansang Pilipinas na pangunahan ni Sister Joyce. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus Christ. I acknowledge you, Holy Spirit, and intercede with me in this name. Panginoon, nilalapit po sa iyo yung bansang Pilipinas, yung sa government po, Panginoon, hanggang sa pinakamataas at pinakamababang rank nila, Panginoon. I pray, Lord, nabigyan mo sila ng wisdom, karunungan, and knowledge, and authority para matayuan nila yung kampanya nila sa gobyerno at Panginoon. And binawasan ko rin po yung korupsyon sa bansang ito, Panginoon, na patuloy na nagpapahirap sa bansang Pilipino, Panginoon, and I pray na bigyan niyo po kami ng yung bansang Pilipinas ng more resources and opportunities sa mga taong wala pang trabaho, in Jesus name. And I pray for the salvation of the family in the Philippines. Sorry. In the Philippines, na magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon. Patawad, Lord, patawad sa mga kasalanan ng Pilipinas na patuloy na ninonormalize nila yung sexual immorality, yung mga LGBTQ,
yung mga adultery, Lord. I pray na makita nila kung gaano mo sila kamahal and kung gaano ka naghirap sa krus para lang mabayaran ito, Panginoon. Lord, thank you. Lord, thank you, Lord, sa mga provisions mo, sa mga kalakasan na binibigay niyo sa amin, Panginoon. And I pray na magkaroon po kami lahat ng takot sa hell. And magkaroon din po kami ng kalakasan at kalakasan ng kalooban at puso sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga po sa Philippians 4:19, my God, my God will supply everything in according to His riches in glory in Christ Jesus. Lord, nilalapit ko po sa inyo yung body of Christ, Panginoon, yung mga distractions, Panginoon, yung mga deceptions, Panginoon. I pray na i-expose mo po sila, Panginoon. I pray na bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, sa body of Christ. And I pray na yung peace mo yung mamayari sa amin, Panginoon. I pray your love will always be with us. And I declare Ephesians chapter 1, verse 17 to 21 in body of Christ, and 2 Corinthians chapter 9, verse 8. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Ayan. Sige po, maaari na po tayong maupo. And happy Sunday po sa ating lahat at maligayang araw ng mga nanay. Ayan. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. Ayan. Sige po, pwede po tayong mag-move forward para po kung meron man pong dumating ay pwede pa po silang umupo sa likod. Sige po, lapit na po kayo sa harap. Ayan, sige po, ulitin ko po, lapit na po tayo sa harap. Kung meron pa pong space sa harap nyo, upo na po tayo doon. Opo. Ayan, happy Sunday po sa ating lahat at welcome po sa ating second service at welcome din po sa mga nasa live. Hello po sa inyong lahat. Ayan, konting announcement lang po, magkakaroon po tayo ng encounter at re-encounter sa darating na June. Ayan, at sa mga gusto pong sumama o sumali sa ating re-encounter, yung re-encounter po para po yan sa mga nagda-destiny class. Yung encounter naman po, para po open po yan para sa lahat. Ayan, kung gusto niyo pong sumama sa ating encounter, pwede na po kayong mag-register. Pero may registration fee po yan na 100. Ayan, kailan po ang... Okay, kailan po ang deadline ng bayad? May 26 po, pwede na po tayong magbayad. 600 po iyon. Dahil alam naman po natin, pataas ng presyo ng mga bilihin. Tama po ba? Ayan. At dahil po dyan, remind ko lang din po kayo na panatilihin po nating malinis ang ating bahay sambayan. Ayan. At patuloy po tayong maging tahimik po at maging marespeto po sa mga nagsasalita sa harap. Okay po ba yun? Ayan, dahil po dyan, reminder ko na po, pwede din po tayo mag-pledge sa ating aircon. At bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, re-remind ko lang din po kayo na yung sa mga papel po sa ating tithes and offering, pwede po natin yung sulatan. No po, pwede nyo pong sulatan yung mga nakalagay dyan. At paalala po ng ushering, wag daw pong lukutin na kasi nalalamukos po yung ating envelope. Okay po ba yun? Ayan, dahil po dyan, atin naman po sambahin ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananalapi. Tawagin na po natin ang mag-speak para sa ating tithes and offering, si Sister Rio Torres. Ayan, praise God. So ayun, i-share ko lang po sa inyo yung topic natin ngayon sa ating tithes and offering. Sabi dito, why tithing is the first step to into ministry. Sabi kasi rito sa ating paying your tithes is the first step towards a covenant. Sabi dito, God had a covenant with Aaron in which he became a priest forever. The covenant stand that Aaron descendants would be,
will be priests who would have no inheritance but the Lord. Sabi dito, every time you pay your tithes, you demonstrate your understanding of God's covenants with the priesthood. This prepares you for your own covenant of ministry with God. So, ayun daw po na... So, yun daw po, yung every time daw na nagpe-pay tayo ng tithes natin is naiintindihan na ipinapakita daw po natin yung kahalagahan ng pakikipag-covenant sa Panginoon. Sa pamamagitan ng tithes kasi natin is na pro-provide natin yung needs ng mga priesthood. Is, which is yung, yun yung tawag dito. Yung sa atin kasi, hindi na siya, di ba, ano, yung sa mga pastors natin. Pero sa tingin nyo po ba, yung mga tithes po natin talaga ay nakakatulong para sa ating mga pastors? Sa tingin nyo po. Sabi nga doon ni Ate Bunay last time, di ba, yung mga Levites is aalis sila sa lugar kapag ka sa lugar na yon, which is yung church nga na ngayon natin, kapag ka wala na silang makakain. So, wag na natin hintayin nga naman na umalis yung mga pastors natin kapag ka hindi na natin na-provide yung mga needs. Yung ginagawa lang po natin kasi is ibibigay natin yung 10% natin para sa ating church na makakatulong din naman talaga sa atin na tayo lang naman din yung nakikinabang. Kasi kapag ka binibigay natin yung tithes natin, saan po ba napupunta yon? Sa ikabubuhay po ba ng mga pastors natin? Hindi po, hindi pa po yun dumadating sa point na yung tithes natin yung bumubuhay sa kanila. Alalahanin po natin na nagtatrabaho pa rin yung mga pastors natin. Kung gusto natin talaga na makapag first step sa covenant natin sa Lord is mag-tithes ka. Yun lang po yung hinihingi ng Lord. Kasi kasama po yun sa promise ng Lord. Yung gagawin mo lang po sa covenant natin is igagawin natin yung party natin, which is kasali yung tithes doon. Hindi lang basta tayo ay a-attend lang, pero yun ay ibibigay natin yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon na 10%. Kasi hindi po sa atin yung 10%, 90% po yung atin, and ibibigay lang natin sa Lord yung 10. Hindi niya sinabing 90, hindi niya sinabing whole, kundi yung 10% lang. Kaya ine-encourage ko po yung bawat isa na magbigay po ng tithes natin. Uulitin ko, hindi buo ng sweldo nyo yung hinihingi, pero yung 10%. And nasa sa inyo pa rin po kung ibibigay natin yon. So, ang saan nga ba napupunta yung pinagtatights natin? Yun ay sa building natin, sa mga service natin, yung tricycle, yung jeep, yung aircon, and then yung mga ginagamit natin dito sa church. Kaya, huwag tayo mang hinayang na ibigay yung 10% sa Panginoon. So, ayun nga lang po, ay itaas po natin yung ating mga tithes and offering at ipag-pray po natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga tao na to, Lord God, na patuloy, Lord God, na nagbibigay, Lord God, para sa iyong iglesia, Panginoon. Patuloy, Lord God, na i-bless mo po, Lord God, yung bawat isa, yung aming church, yung pastors, Panginoon, maging yung membro nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Yan, sige po, pwede na po tayong lumapit sa ating sa harapan. Okay, dahil po dyan, tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. And tayo po'y maupo na sa mga nasa live. Maghanap na po kayo ng pwestong tahimik para makapakinig po kayo mabuti sa ating mensahe. Nasa series pa rin po tayo ng... Entering the Covenant. Ayan, Entering the Covenant. Hindi ko na po patatagalin. Tawagin na po natin ang mga mensahe sa umagang ito. Tawagin po natin ang ating pastora, Pastora Myrtle Garcia. Amen. Great. Tara na akong mic. Hello, ayan. Happy Mother's Day po ulit sa bawat isa. Sa mga nasa online, Happy Mother's Day po. Mahal po namin kayo. Kahapon po tayo nag-celebrate ng Mother's Day. Ayan, kasi ngayon, medyo limited lang yung time natin. So may service po tayo kahapon. Pwede tayong mag-rewatch para yun specifically sa mga ating nanay. Ayan. So ngayon tayo po ay dadako sa Entering a Covenant with God Part 2. Ano po yung Part 1? It's a privilege. Sino nakita na talaga? Ay, sino nito last week pala?
Amen. Wala nang nagtaas ng kamay. Ayan, by the way, gusto ko pong sabihin na in-encourage po natin yung participation ng bawat isa. Para talagang maramdaman natin at ma-feel natin na para sa atin talaga yung word ni Lord. Amen? Amen. Okay, pag magpasinabi ni Pastor ng amen po ba, nasasabihin natin? Amen. 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 Pag may namin, patawarin niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng ito. Lord, salamat sa biyaya mo, Panginoon, na kahit na kami ay nakagawa ng kasalanan sa iyo, ay meron pa rin kaming chance na panatilihin ang covenant namin sa iyo kasi hindi pa kami patay sa oras na ito. Bumihinga pa kami. Salamat sa chance na ito, Panginoon. Salamat, Jesus. At kiniklaim po namin na dahil sa iyong kamatayan sa krus, maaari kaming malinis ng iyong banal na dugo sa mga kasalanan na ito. Lord, sa oras na to, we acknowledge your blood. We acknowledge the power of your blood to cleanse us, Lord, from all our unrighteousness. Kaya sa oras pong ito, Lord, hugasan niyo po kami. Sige po, personally sabihin natin yun. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo sa aking mga kasalanan. Dahil nais ko pong makalapit pa sa trono mo, Panginoon. Ayoko po na attend lang ako para lang gumaan yung pakiramdam ko. Pero gusto ko itang maranasan, Panginoon. Gusto kong mabago mo, O Diyos. Gusto ko maging tapat sa covenant nating dalawa. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat for the cross. Thank you for your sacrifice, O Lord. Hallelujah. And sa oras pong ito, we pray sa aming spirit, soul, and body na makakonect sa'yo in the name of Jesus. Hallelujah. Sige po, hawakan po natin yung ulo natin, yung ating puso. Lord, we pray for our mind and heart right now. Lord, i-connect mo po kami sa'yo in the name of Jesus. Paalisin niyo po lahat ng mga distraction sa aming isip, sa aming mga puso, sa aming katawan in the name of Jesus. Lord, help us to connect with you. Spirit to spirit, O Lord. Hallelujah. And transform us from glory to glory in the name of Jesus. Holy Spirit, malaya ka pong kumilos. And Jesus, glorify yourself. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Ano ulit yung title ng series natin? Amen. So, hindi ko na po, mahaba po yung message natin. Since lahat naman nandito last week, puntahan na po natin yung pinaka-point. Ayan, sige, basahin na, sorry, balikan natin yan. It's a privilege. Entering a covenant with God. So, natutunan natin last week na tayo ay pumasok sa isang covenant with God. Sa part 2, ito yung part 2. Anong part daw po? Part 2. Dito po makikita natin na merong klase dapat tayo ng relationship with the Lord. Amen? Amen. Yung kaibahan ng covenant sa contract, yung contract, pwedeng wala kang relationship dun sa kakontract mo. Di ba po? Sino po, may example ba tayo ng contract? Bigyan niyo po ako sample ng contract. Ha? Saan daw? Sa trabaho, yes. Kailangan ba yung marriage po ay covenant? Ayan. Pero may contract din siya, opo. Pero ang kaibahan ng covenant sa contract, yung contract, halimbawa sa trabaho, hindi kayo kailangan maging close ni boss. Basta gagawin mo yung trabaho mo, sasahuran ka niya. Pero tayo, bilang nasa isang covenant, dapat meron tayong relationship sa ka-covenant natin. Ang tanong, anong klaseng relationship ba dapat tayo meron sa kanya? Sino kayang nakakaalam? Anyone who could guess except the first service attendees. Anong dapat relationship na meron tayo bilang ka-covenant? Intimate? Anong, tama naman intimate. Ano? Father and son.
Hindi po. Though we have a relationship with God as Father and Son, anyone? Servant? Servant, hindi rin po. Though servant tayo ni Lord. Ang daming nalilito dito. Actually, pati ako. Hindi ko to alam nung una. Bilang ka-covenant ni Lord, anong dapat ang relationship natin sa Kanya? So, di natin patagalin. Let's show it na po. Part 2, it is entering a betrothal with Christ. Anong klaseng relationship? Betrothal. Paano na yung betrothal? Lalim naman. So, modern word, yan po ay engagement. Engagement. Yan. Engagement daw po. Nakakilagay yung objective natin. Makita na kasama sa pakikipagtipan sa Diyos ang pagkakaroon ng relasyon sa Kanya bilang katipan. Ano ulit yung covenant sa Tagalog? Tipan. Sabay-sabay, tipan. Kaya pag may ka-covenant ka, ang tawag ay katipan. Kaya di ba nung araw, ang tawag sa mga pag ikakasal na yung lalaki at babae, di ba mami? Katipan. Di ba? Uy, kasama mo pala ang katipan mo. O, di ba? Ngayon, ano nang tawag? Kasama mo pala yung jowa mo, di ba? Di ba? Ganun na ngayon. Pero dati, katipan, ngayon ko lang na-realize na ang lalim pala ng word na katipan. Hindi sa malalim na Tagalog, pero yung meaning ng actual relationship nila. Meron silang covenant with one another. Amen? So ano daw ulit yung relationship natin dapat with Jesus? Katipan. Ayan, betrothal o sa Tagalog, katipan. Sabay-sabay, katipan. Ayan, dapat yan ang relasyon natin kay Jesus. So may tanong dito, naranasan mo na ba ang ma-engage? Sinong na-engage na? Na-engage. Siyempre, kasal na sila ngayon. Kaya, ayan, wala. Ayan. Oh, ayan, meron tayong example. Si Ate Jen, saka si Kuya Jason. Ayan, engage. Ayan. Sino naman sa mga single ang gustong ma-engage? Wala. Ano gusto nyo? Buntis agad? Siyempre, ayan. Kasal, ayan, ano muna, engage, engage. Ayan. Maganda yung na-engage tayo. May picture tayo dyan. Ah, ito muna pala, sorry. Ang meaning ng engagement, ano nga ba yung sinabi? Pastor, ano ba engage? Ngayon na narinig yan. And ito ay isang kasunduang magpakasal sa isa't isa. Kaya di ba sa Facebook, alam ko may nakalagay, di ba? Status, di ba? May ganon, status, engage with. So, ibig sabihin, pag engage na, magpapakasal na kayo. Yung iba kasi, in a relationship, di ba? Pero yung mas mataas doon, engage with. At mas mataas pa, married, di ba? So, may process siya. Amen? So, yan. May picture tayong kasunod. Sino ba yan? Nakatago na. Sa mga umatendo. Yes. Of course. Ayan. Pero ito gusto talaga to ni Lord mangyari sa lahat. Amen? Amen. Kaya lang, maraming ginagawa ang kaaway ngayon, sa panahon ngayon. Yung ngayon, wala na pong engagement. Bibihira na lang dumadaan ang engagement. Buntis agad. Diba? Wala nang ano. Kaya ito, binibigay na word ni Lord, hindi lang para makita natin yung pagiging bride of Christ natin o pagiging katipan natin, pero makita natin kung gaano kahalaga ang kasal sa mata ng Panginoon. Gaano kahalaga ang relasyon ng mag-asawa, relasyon ng lalaki at babae sa mata ng Panginoon. Kaya tamang-tama, may mga youth tayo dito para makita nila na hindi basta-basta pumapasok sa isang relationship. Amen? So, eto po, next. Ano yung nakalagay dyan? Meron tayong tatlong pag-uusapan. Una, yung betrothal na ginagawa sa Israel. Sa Israel, meron silang tradisyon. Ay, lalaki at babae. May tradisyon sila. Tapos, dito makikita natin na ang Diyos ay gumawa din ng betrothal sa Israel. Yung Diyos naging katipan niya yung Israel. At pangatlo, makikita natin na siya ay gumawa rin ng tipan sa atin. Amen? So tatlo yon. Una muna yung betrothal na tradisyon sa Israel. Yun ang pag-usapan natin. Paano kunwari may magjowa? Ayan. May nagmamahalan.
Okay, ano yung ginagawa sa bansang Israel? Makinig po tayong mabuti kasi pag hindi nyo ito nasundan, wala na kayong babalikan, ulitin nyo na lang yung rewatch. Mahaba kasi ito. Okay, nakikinig po ba mabuti? Magsabi nga ng amen. Yes! Amen. Okay, paano sila? Sa Israel, nakahati daw sa dalawa ang proseso ng kasal. Ang unang bahagi ay ang? O? O? Walang? Ayan. So sa Israel, wala silang jowa. Wala silang collect boyfriends, collect girlfriends, tapos kung sino yung mukhang pwede naman, yun yung papakasalan. Walang ganon. Sa kanila, pag may nakita sila na gusto nilang minahal nila, na in love sila sa tao na yun, kasal na. Dadaan muna sa engagement. Amen? Nakuha po natin? Engage lang. Walang in a relationship status sa kanila. Engage na agad. Maliwanag po? Amen. At ito po ay may seremonya. Sa kanila, dalawa yung party. Isang engagement party at isang wedding party. So, anong ginagawa sa engagement party nila? Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang lahat ng mga kondisyon at pangako sa kasunduan ng kasal sa bawat pamilya at ang price o bayad sa babaeng pakakasalan ng lalaki ay nangyayari sa betrothal. So nakita nyo, nag-uusap-usap ang magpapamilya. Yung pamilya ni lalaki at pamilya ni babae, nag-uusap-usap sila. Meron silang mga kondisyon. Nagsasabi sila ng mga kondisyon nila, ng mga pangako nila sa isa't isa. Ayan, bago pa yung mismong kasal. Nakikita po natin, ano tawag ulit sa party na to? Engagement. Hindi pa yan wedding, ha? Engagement pa lang. Siguro dito sa Pilipinas, ito ay tinatawag na pamamanhikan. Siguro lang, ha? Hindi ko alam kung ito yon. Kaso sa kanila, binabayaran nung lalaki yung babae. Meron siyang dote. Dote po. Tama. Dowry. Uso pa ba yan? Nangyari ba yan sa Pilipinas dati? Dad? Sa ibang lugar? Oh, okay. Ha? Yes, oh. Sa ibang bansa, ganito, ginagawa, yes, di ba? Ang mahal ng babae. Kaya mga women, mga ano, kayo ay valuable. Huwag niyong ibibigay, isusuko agad ang bataan basta-basta. Amen po, you are very precious. May bayad dapat bago isuko. Dapat kinakausap yung pamilya. Amen po ba? Pag ikaw, chinachat-chat ka lang, oo ka agad ng oo. Ha, huwag ganon. Amen? Hintayin mong pumunta sa bahay, pagpaalam sa magulang, ipagpaalam sa leader, pag pumayag ang lahat, tsaka ka mag-oo. Amen po. Ayan, ano pa yung nangyari? Ituturing ng komunidad na parang sila ay kasal na. Pero ito ay panahon ng pagsubok sa kanila at paghahanda para sa actual na kasal. So sila, couple na yung tawag sa kanila kahit hindi pa sila kasal. Nagets po natin, couple na sila, considered na sila as kumbaga papers na lang, ganon. Amen? Nagets po? Pero may gagawin sila. Ano yung gagawin nila? Next? Uuwi ang lalaki. Sino yung uuwi? Lalaki. Sa lupain ng kanyang ama upang ihanda ang kanilang magiging bahay. Bakit? Ang mana sa lupa ay para sa mga lalaki lang. So, nung araw kasi, yung mga babae, hindi pwedeng magmana. Ayan, nung sa time nila sa Israel, mga lalaki lang. Kaya lalaki yung may-ari ng mga ari-arian. So, ang gagawin ng lalaki, uuwi siya sa kanyang bayan at ipagtatayo niya yung titirhan nila ng magiging asawa niya. Nagets po? Andiyan ba yung mga lalaki? Ayun, mga lalaki, magtatayo daw ng bahay. Andiyan ba yung mga youth natin, mga single? Bago ka manligaw, may bahay ka na ba? Di ba po? Bago ka manligaw, dapat meron kang ano, pangpagawa ng bahay, di ba? Para hindi ko san-san kayo titira. Kasi ngayon, di ba, usong-uso yung sama-sama sa lahat sa isang compound, tabi-tabi, tapos magre-reklamo sa bayanan. Di ba? Yung may bayanan ko, ganito. Ba't di kasi kayo bumukod? Bakit? Hindi ka kasi naghanda bago ka magpakasal.
Di ba po? Pinaghahandaan po ang kasal. Ayan. Ang babae ay titira sa lupain ng lalaki kapag sila ay kinasal. Yan po yung sistema. Amen po. Amen. Huwag naman ma-down yung iba na nasa ganong sistema na. So, ngayon, let's ask the Holy Spirit kung paano niya tayo tutulungan. Pero ideally, ito talaga yung tama. Nakabukod po talaga ang mga family para maiwasan yung mga gulo. Amen? Amen. Next, ano pa po? Yan. Kapag handa na ang lahat, gaano katagal? Yes, syempre, magtatrabaho muna si mga lalaki. Nandiyan po yung mga lalaki. Paano magtatrabaho kung hindi tapos mag-aral? Di ba po? Kaya po tayo pinagtatapos ng ating mga magulang. Kasi pag tapos ka, mas malaki yung chance natin na magkaroon ng income. Mas makakapagpatayo tayo ng bahay. Amen po? Amen. Kaya dapat pinasasalamatan natin si nanay. Happy Mother's Day, nay! Sa mga nanay, salamat sa mga pangaral ng ating ina. Amen. So ano nangyari? Yun nga, magpe-prepare si lalaki, i-ready niya yung bahay, yung titirahan nila ng asawa niya, tapos babalik siya at kukunin ang babae. At magpapakasal sila. 'Di ba? Ang ganda ng process, ang haba ng buhok ni Ate Girl, 'di ba? Kasi pagdating ng pakasal, ikaw na yung magsisilbi. Kaya niligawan ng todo-todo eh, no? Pagdating katulong pala. Joke lang. Ayan, anyway. Ayan, magpapakasal at ihaharap sa kanyang ama. Next, ano na po nangyari? Okay, meron pong pista. Ano po mangyayari sa pista? Nagpapatunay ng kanilang pag-iisa. Ito, ano to eh, anong araw ganito yung ginagawa? Pupunta sila sa kwarto, tapos yung iba nagpa-party-party, tapos pag may nangyari na, whoo, iwabagayway yung puting. Ewan ko alam niya yun. Ayan. At masaya ang lahat kasi finally, ayan, may chance na mabuntis ang babae. Nag-gets niyo po? Ayan. So, nakalagay dito pa lang ang amen po. Kasi ngayon po, usong-uso na po. 14 years old pa lang ginagawa na to. Ano? So, ito po, hindi dapat ginagawa. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, dito pa lang siya ginagawa. Amen po. Amen. Maliwanag, ha? Huwag agad susuko si bataan. Huwag agad kukunin si bataan. Amen po. Diyan pa lang. Kaya ayaw ng Diyos niyan. The two shall become one flesh. Yung verse na yon dito yon. Amen po. Para maiwasan na yung mga problema. Ang dami ng, ano yun, sasalin-salin yan eh. Alam yun, si nanay aga nag-asawa. Si anak ang aga nag-asawa. Si apo ang aga nag-asawa. Putulin na po natin. Amen? Mga youth, nandyan po ba? Mga singles, nandyan po ba? Let's respect our purity. Let's stay pure. Amen po? Amen. Amen. Huwag agad emotional, ha? Amen. Next, ano pa po nangyari? Paano kapag nangalunya ang isa habang nasa betrothal? Sa Israel, paano pag, halimbawa, si lalaki habang tinatayo yung, habang nagtatrabaho, may nakilala. Diba? May nakaklose sa trabaho. Anong gagawin? Tuloy ba ang kasal? Hindi po. Yes, hindi na po tuloy. Doon po yung adultery na sinasabi sa Bible. Doon pa lang sa betrothal, nagsisimula na ang adultery. Kaya yung iba'y sasabihin nila na, kunwari, si... Chismis pa ako. Kunwari, may mga artista na ano, naghiwalay, tapos may third party. Tapos sasabihin ng iba na, okay lang, di pa naman sila kasal. Hindi okay yun. Porket hindi sila kasal, pwede ng mga lunya. Okay lang mag-third party dahil hindi pa kasal. Ganon kasi yun dito eh. Yun nangyari sa kanila. Hindi pa sila kasal. Nangalunya na yung isa. So yun ay adultery. Di ba po? Kahit sa mga magli-live-in partner, di ba po? Tapos nangalunya yung isa. Okay ba yun? Kasi hindi pa naman kayo kasal. Hindi okay yun. Amen po? It's still adultery. Amen po? May tao, may kausap pa ba ako?
Amen. So, kunwari, paano naman si babae, yun ang alo niya, umalis si lalaki. Eh, may problema. Nagpa-comfort. Nagpa-comfort sa iba kasi wala yung lalaki. Eh, wala. Nagsha-share lang naman ako ng problema ko eh. Tapos sasabihin sa lalaki, buti ka pa, yung asawa ko hindi ganyan. Sana yan, ganyan din yung asawa ko. Hanggang sa, sana ikaw na lang yung asawa ko. Diba? Ano mangyayari pag umuwi si lalaki? Hindi tuloy ang kasal. At yun ang gusto ni Lord. Maliwanag, yun ang gusto ni Lord. Walang kasal na matutuloy dahil hindi kayo naging tapat sa isa't isa. O ang isa sa inyo ay hindi naging tapat. Ano po yung nakalagay pa? Paano kung kasal na sila pero gusto ng isa ng divorce? Wala pong divorce sa kasal, sa batas ng Diyos. Ano ang divorce na hinahayaan ng Diyos sa Biblia? Ito yung divorce na kaugnay sa betrothal. Ayan, sa totoo lang ayaw ni Lord ng divorce, sa totoo lang. Kaya nga, 1 to 3 years yung engagement eh. Kaya nga nag-e-effort yung lalaki at yung babae nag-e-effort din na panatilihin yung, na pure yung sarili niya. Kasi pagkasal na sila, wala na, till death do us part. Kaya parang awa, wag na po kayong magpabuntis tas magpapakasal po tayo dahil nabuntis. Di ba po? Piliin nating mabuti yung mapapangasawa natin. Amen po. Amen. Nandiyan pa yung mga singles. Amen. Eh, yung may asawa, wala na kayong choice. Tatagan nyo yan. Pinili nyo yan eh. Di ba po? Amen po. Wag nating sabihin na ano, walang perfect, tandaan nyo. Kahit makipag-divorce ka, kahit makipaghiwalay ka, yung makikita mong kasunod, hindi rin perfect. Walang perfect sa mata ng Diyos. Sa tao. Walang perfect na tao. Lahat may kahinaan. Ikaw may kahinaan ka rin. Huwag sisi ng sisi. Laging sinisisi yung isa. Pagkasal na kayo, paanuhan mo yan, tatagan mo yan. Not unless binubugbog ka. Pag binubugbog ka, umalis ka na. Pansamantala. Kung ayaw mo, maghiwalay kayo pero hindi ka pwedeng magkaroon ng iba. Marriage is sacred in the eyes of God. Amen? Kaya bago ka magpakasal, talagang siguraduhin mo munang mabuti. Wala lang. Proud lang ako sa asawa ko. Sigurado ako dyan. Ayan, next. Nasaan na tayo? Ang betrothal ay isang, o dito na, balik na tayo. 1, 2, 3. Ang betrothal ay isang contract o kontrata. Kapag ang isang partido ay lumabag sa mga kondisyon at ayaw na ng kabilang partidong magpatuloy sa kasal, maaari siyang kumuha ng ayan, get. Yan yung ibig sabihin ng certificate of divorce na nagkakansela ng betrothal contract. So, napaka-ano niya, no? Napaka-engage pa lang, pero pwede ka nang kumuha ng divorce. Ang divorce nasa engagement pa lang. Naintindihan natin? Maliwanag po? Kailan daw pwede makipag-divorce? Pagkasal na o sa engagement? Very good. So, ito po yung nangyari. Yan yung sistema ng babae at lalaki sa Israel. Tama po? Ngayon, ang Diyos ay nakipag-covenant sa Israel, sa Old Testament. Ginawa niya yon sa time of Exodus. Next po. Ayan, ang Diyos at ang Israel ay pumasok sa isang betrothal contract. Ayan, nung si Moses pumanik siya sa Mount Sinai, di ba kinuha niya yung nag-ano sila ng Diyos, gumawa siya ng tipan, sinulat niya yung Ten Commandments. Sabi niya, pag sinunod niyo itong Ten Commandments, ako yung magiging Diyos niyo, paalisin ko yung mga kaaway niyo, paglalaban ko kayo. Yun yung covenant nila. Yun yung covenant nila. Ang tanong sa lahat na nagbabasa ng Bible, sumunod ba ang Israel sa covenant? Ano ang ginawa ng Israel? Nangalunya, tama. Nangalunya o nag-adultery si Israel. Paano siya nag-adultery? Anong ginawa niya? Nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga katabing bansa nila.
Amen? Naintindihan po natin. Ano ulit yung relationship ng Diyos sa Israel? Kasal na ba sila o engage pa lang? Engage pa lang. Kailan sila ikakasal? Pag bumalik na si Lord. Yun yung plano. Pag bumalik si Lord, ikakasal sila. Pero, sad to say, nangalunya ang Israel. Pumayag ba si Lord? Okay, nangalunya ka. Okay lang. Kahit sinira mo yung covenant natin, okay lang. Ulitin ko, natanong ko mabuti, makinig po kayo. Para malaman nyo, ayaw ni Lord ng nangangalunya. Pumayag ba si Lord nung nangalunya ang Israel? Hindi po. Sumulat siya ng certificate of divorce. Sa Jeremiah, pakibasa. Jeremiah, hindi po, tama. Tama yung kanina. Yan. Sa Jeremiah 3 verse 8, I gave faithless Israel her certificate of divorce and sent her away because of all her adulteries. Nakipaghiwalay ang Diyos. Ayoko ng adultery. Ayoko ng nangangalunya. So dapat wala na, di ba po? Deserve ba ng Israel na putulin ng Diyos yung covenant sa kanila? Yes po, napakabuti ng Diyos sa kanila, di ba po? Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, gumawa siya ulit ng bagong covenant. At yun yung Brit Hadasa. Next po, yun yung pinag-aralan natin last week. Sa bagong covenant na yun, kasama na tayo. Hindi lang sa Israel, pero pati tayo. Nag-open siya ng door. Ayan. Pero may kondisyon. Ano na yung kondisyon? Yun lang tapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik ang pakakasalan niya. Pili lang. Gagawin ko yung part ko. Napakabuti ni Lord, no? Biruin mo kung ikaw yun. Nasaktan ka, niloko ka. Ayaw mo na, di ba? Sinira ay tiwala mo and all. Pero nagbigay siya ng chance. Kaya lang, this time, wala na dapat. Last na to. Last na covenant na to. Amen? Naintindihan natin? At ito, kasama na tayo na nakipag-covenant kay Jesus. So balik natin ulit sa sistema ng lalaki at babae. Sa pangatlo na tayo. Ano po, yung Israel nahahati sa dalawa ang proseso ng kasal. Ang unang bahagi ay ang betrothal or engagement o kasunduang pagpapakasal. Tayo po ay pumasok sa engagement. Kailan? Nung ikaw ay nagpabaptize o tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Sino gumawa nun? Parang konti naman. Parang di ka masaya na pumasok ka sa engagement, ha? Ayan. Sino po sa inyo? Ah, sige, next po. Ano po yung nakalagay dyan? Ang lahat ng pumasok sa covenant with God ay pumapasok sa isang betrothal contract with God. Amen? Sino po sa atin yung nagsuko ng buhay sa Panginoon, na nag-promise ka sa Kanya na, Lord, I offer my life to you. Magtaas nga po ng kamay. Mag-amen po ng malakas. Amen! Thank you, Lord. Siyempre, di ba, naalala mo yan yung umiyak ka, nag-promise ka kay Lord na, hindi, bagong buhay na po ako, di ba? Ikaw na po ang masusunod sa akin. Tama po. Pag di mo yan ginagawa, wala ka pa yata sa covenant. Ayan. Anyway, pero yan po yung unang part of the process. Pero hindi pa yan yung kasal. Hindi pa tayo kasal. Amen? Maliwanag po. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pakasal. Huwag kang asumero. Diba? Ibig sabihin, may chance pa rin tayong hindi makasal. Sabi mo sa katabi mo, may chance ka pang hindi makasal. Kaya huwag kang pasaway. Okay, next. Ano po yung nakalagay? Ayan. So, ang lahat ng mga kondisyon at pangako sa kasunduan at ang bayad sa babaeng pakakasalan. Naalala mo bakit mo tinanggap si Jesus? Nakita mo yung price na binayaran niya sa cross para sa'yo. Ano yung pinambili niya sa atin as His bride? Yung buhay niya. Yung dugo niya. Di ba po? Binili niya tayo.
Ganun kahalaga yung buhay natin sa Kanya. Ganun niya tayo tinetreasure. Gusto ko lang po kausapin yung mga meron kasi sa atin na feeling natin, wala naman akong halaga. Parang lagi na lang akong mali, lagi na lang ako nagfe-fail. Hindi kita nasusunod, Lord. Na parang lagi na lang akong, alam mo yun, lahat ng ginagawa ko eh, hindi nagbubunga. Cell group naman ako, kukonquest naman ako. Diba? Sumusunod naman ako, tinatry ko naman, pero hindi ako nag-grow. Yan, binili ka ni Jesus. Jesus bought you with a price. Amen. 1 Corinthians 6:19-20. Binili ka niya with a price. At yung price na yon ay ang dugo niya. Amen? Ayan. At yun, nung tinanggap mo si Jesus, di ba nag-promise din siya sa'yo? Naalala mo yun, nung binigay mo yung buhay mo kay Jesus, tapos sinabi niya sa'yo na sasave ka niya, patatawarin ka niya, tutulungan ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Amen? Amen. Naalala niyo ba yun? Kasi baka akala mo basta simpleng ano lang yun eh, na altar call, lumapit ka lang, pinag-pray ka lang. Pero yun ay very, very momentous event sa langit. Yun yung engagement time mo with the Lord. Amen? Tandaan nyo po yun, ha? Kailan yun? Spiritual birthday mo? Sige nga. O, hindi alam. Kailan yung spiritual birthday mo? Kailan mo binigay yung buhay mo kay Jesus? Tandaan mo kasi, yan yung engagement date nyo ni Jesus. Amen? Okay. So next, ano nangyari? Ayan. So, uuwi ang lalaki sa lupain. Naalala nyo sa kwento? Sino nakakalala? Anong gagawin ng lalaki? Uuwi siya. Anong gagawin niya pag-uwi? Magtatayo ng bahay. At yan din yung sinabi ni Jesus sa mga disciples niya sa John 14. Nabasa nyo na to. Ako nabasa ko na to dati, pero hindi ko alam na ganito siya kaganda. Di ko alam na ito pala ibig niyang sabihin. Sabi niya sa John 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Sabi niya, kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Sabi ni Jesus, mamamatay ako, pero babalik ako. Uuwi ako lang saglit kasi pagtatayo ko kayo ng bahay. And sa verse 3, anong sabi niya? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako ay babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Diba? Babalik si Jesus paghanda na yung tahanan natin sa langit. Amen? So bakit hindi pa siya bumabalik? Kasi hindi pa handa. Kasi butas pa daw yung bubong, yung bintana at yung pinto. Bakit? Hindi pa tapos yung mission mo eh. Amen? Meron ka pang mission dito sa lupa, kaya hindi pa bumabalik si Jesus. Kwento ko lang din yung kinwento ko nung kaninang umaga na merong nagka-vision na pinanik siya ni Lord sa langit, nakita niya yung bahay niya. Ang ganda naman. Maganda yung bahay niya, kaya lang walang bubong. Tapos yung mga anghel, nakaupo lang. Andun yung mga pamukpok sa tabi-tabi. Pero wala silang ginagawa. Nakaupo lang sila. Tapos yung katabi niya, sabi niya, bakit yung katabing bahay ko ganda-ganda, di ba? Taas-taas na niya. Tapos ako, walang bubong. Tapos yung mga angels, nakahinto lang. Tamad ba yung mga angels? Tamad ba silang gawin yung bahay ko? Sabi ni Jesus, hindi ikaw yung tamad. Joke lang. Sabi niya, hindi ikaw kasi nakahinto ka. Pumupukpok lang sila, pag pumupukpok ka din. Gagawa lang sila, pag kumikilos ka din. Sino kaya sa atin ngayon, yung mga kumikilos yung angel sa langit? Mag-amen! At sino sa atin, yung nakatingin sa atin, kailan ko magagawa? Abi, bored na bored na kami dito. Di ka pa rin gumagawa. Ano ba? Di ba? Pupunta ka sa langit ng walang bubong. Oo nga, nasa langit ka, wala ka namang bubong. Gusto nyo ba yun?
anong gagawin? Sabihin mo sa katabi mo, galaw-galaw! Malapit na tayong kunin ni Jesus! Sabihin mo sa kanya, huwag kang titira sa bahay na walang bubong. Amen. Okay, next. Ano pa po yung makikita natin? Ayan nga. Kapag handa na ang lahat, babalik siya, kukunin ang babae, magpapakasal, at ihaharap siya sa kanyang mga sa kanyang ama. Basahin po natin yung pahayag 19:7. Kung nababasa nyo to, eto na yon yung marriage supper of the Lamb. Yan na yon. Tayo yung magagalak, sige po, tayo yung magbasa, at tayo yung magsayang, mainam, at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Amen! Ito yung natagpuan niya na tayo, na naging faithful tayo, papanik na tayo. Di ba sa rapture? Diba? Yung rapture, ganun lang eh, krap mata. Tapos ano mangyayari sa atin? Habang nagkakagulo sa lupa, habang tinutugis yung mga naiwan, habang tinatataka ng 666, habang pinupugutan ng ulo, tayo naman ay nagdiriwang sa langit. Sa marriage supper of the Lamb. Bakit? Deserve ba natin yun? Yes. Ang hirap ng dinaanan natin. Ngayon na tayo mahirapan. Oo, mahirap. Mahirap ba gumising ng maaga para mag-devotion? Mahirap ba umaten sa mga gawain? Mahirap mag-love done, monitoring done, mag-conquest, at kung ano-ano pa, mga ginagawa natin sa church, tapos may ginagawa ka sa school, may ginagawa ka sa bahay, may ginagawa ka sa work, may ginagawa ka sa kung ano-ano. Ang hirap po. Pero ngayon na tayo mahirapan. Kasi yung end ng lahat ng nahihirapan para sa Panginoon ay marriage supper of the Lamb. Amen! Isang napakagandang event para sa mga nagpagal. Amen. At ang ganda-ganda natin, siguradong lahat. Sa lahat ng kasalan, laging ang ganda ng bride. Walang kasal na hindi maganda yung bride. Napakaganda ng bride. And worth it yung bride na pakasalan ni Jesus kasi naging faithful siya. Amen. Ano po yung nakalagay dyan sa next? May pista na nagpapatunay ng kanilang pag-iisa, sila ay magiging isa at magdiriwang ang lahat. Ano mangyayari sa araw ng kasal? Diba doon, meron silang pupunta sila sa room, ganyan, magiging isa sila. Sa atin din, magiging isa na tayo with Jesus. Bakit? Sa 1 Corinthians 15:52 to 53, basahin na lang natin, magkakaroon tayo ng glorified body. Alam mo yon, yung katawan natin hindi na nabubulok, hindi na sumasakit ang puson buwan-buwan, hindi na sumasakit ang ulo, hindi na sumasakit ang likod, hindi na sumasakit ang tuhod, hindi na minamanas, wala nang mataas na uric acid, BP, sugar, at kung ano-ano pang tumataas, di ba? Wala na, pati yung mga bilihin, wala, hindi na tayo magtatrabaho, kakain na lang tayo lagi ng masasarap na pagkain. Wala nang sakit at karamdaman, di ba? Pwede kang magbaboy habang buhay. Hindi mo kailangan kontrolin yung pagkain ng liyempo, di ba? Di ba? Lahat ng mga cake, ng mga dessert, ng mga gusto mong kainin, wala ka nang iniisip. Bakit? Kasi yung katawan mo, glorified body na, di ba? Tama ba? Hindi mo naiintindihin. Baka umano yung timbang ko, baka mawala yung figure ko, ano ba? Baka mawala yung kung ano-ano pa. Wala tayo kailangang intindihin. Amen? Amen po kasi nandyan na. Ayan, thank you so much sa picture. Ayun, nakita ko si Bunay dun, o. Oh. Ayan! Diba? Sana yan lahat tayo makasama dyan. Amen? Alam nyo sa ROWA, kaya napakahigpit natin sa ROWA. Ako po personally bilang pastora, kumbaga sa nanay, ang strict ako, no? Sino nasistriktahan kay Van? Amen. Alam nyo kung bakit? Kasi gusto ko lahat kayong makasama eh. Yung mga leaders nyo, gusto rin nilang makasama kayo. Kaya nila kayo hinihigpatan. Gusto namin lahat nandito tayo. Perfect attendance yung ROWA. Lahat ng members nandyan. Ayaw nating may maiiwan. Amen. Amen. Kaya pag napapalo tayo ng leader natin, dapat nagpapasalamat tayo. Amen. Pag napapagsulat tayo ng 50 times, 30 times, at kung ano pa yung mga
para sa ako, ano pa yung mga fina-follow up sa atin, magpasalamat tayo kasi gusto lang nila tayong makarating dito. Amen! Amen! Next, ano pa pa yung nakalagay dyan? O, ito na. Paano kapag nangalunya? Paano? Ano mangyayari? Ligwak ganon. Wala na. Wala na po ang contract. Habang ang lahat ay, hallelujah, hallelujah. Habang lumilipad-lipad tayong ganyan, sorry na lang, sorry po. Hindi ka kasi nakinig eh. Pina-follow up naman kita. Hindi mong pinapansin. Lahat ng mga chat ko eh. Hindi na ano mo, pinapatawag na kita sa board, di ka pa rin nakikinig. Ayan. So ano mangyayari? Kasi po, sabi sa Matthew 24:13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. So yun lamang po. Next, sorry, wala na po akong time. Bilisan na lang po natin. Be a faithful bride, maging tapat na nobya. Ayan po yung application natin ay maging tapat po tayo. Ano yung nakasulat dyan? Huwag humarot. Bakit? Hindi pa kasal. Ano yung harot-harot na yan? Yung nakikipag-flirt ka pa sa world. Alam mo yun, hindi pa naman bumabalik si Lord, matatamlay muna ako sa relationship ko. Diba? Yung time na dapat binibigay natin kay Lord, magti-TikTok muna ako. Mag-Facebook muna ako. Ano pa ba? Mag-ano pa ba? Mag-milk tea. Ano pa ba? Bisyo. Iinom muna ako. Wala pa naman si Lord. Diba? Hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Diba? Amen po. Ang dami, oh, ang daming tinatamaan. Ah. Sabihin mo sa katabi mo, huwag humarot. Porket di pa bumabalik si Lord. Ayan. Ano pa yung nakalagay dyan? Maging tapat araw-araw. Kailan ba nagsisimula yung, may tanong po ako, kailan nagsisimula may umepal sa relasyon ng dalawa? Ay, kailan ano pala siya? Kailan, agad-agad ba sila na? Pag may third party, agad-agad ba sila na? Hindi. Paano yan nangyayari? Laging nagkakasama. Yes, nagkakaroon ng time. Hugot tayo, mga inapit ni Loco. Joke lang. Diba? Ano yan? Lagi kasing nagkakasama, nagkaka-chat, nagkaka-ano. As hanggang sa mawawalan na ng time, di ba? Instead na napupunta yung time sa asawa, napupunta sa pangalawa. Di ba? Amen. So, ganun po sa atin. Tingnan nyo po yung mga buhay nyo. Hindi ka naman agad nawawala kay Lord eh. Unti-unti mo kasing binibigay yung time mo dapat kay Lord. Kunwari may gawain, nasan ka? Pag HSPM, nasan ka dapat? O, kanino mo binigay? Kunwari, may devotion ka. Devotion time nyo yun ni Lord. O, nasaan ka? Diba? Nagigets ba natin? Kunwari, na dapat may conquest ka, may core group ka, nasaan ka? Yun yung jowa mo, yun yung kabit mo. Ano? Makipag-break ka na habang hindi pa bumabalik si Lord. May chance pa. Piliin mo si Lord. May tanong ako, pag bumalik si Lord, ba't nakita niyang may kasama ka, tingin mo pipiliin ka niya? Tingin mo pakakasalan ka niya? Tingin mo okay lang kay Lord yung dalawa? Okay lang, sa'yo siya sa umaga, sa akin siya sa gabi? Alam mo yung kanta na yon? Ayaw ni Lord nun. Kala mo porket umaattend ka ng church, tapos pag uwi mo, iba yung Diyos mo, okay kay Lord yon? Hindi ganun yun. Siya lang ang dapat na Diyos natin. Amen? At kapag nakita niyang ganun tayo, hindi ka niya pakakasalan. Iwan ka. Hindi ka faithful. So, anong dapat gawin? Kahit may umaaligid, huwag kang magpadala. Oo, maraming umaaligid. Sabi nga sa 1 Peter 5:8, may verse yata dyan. Parang, ay sorry, hindi ko alam kung nandyan yon. The devil is like a roaring lion waiting for someone to devour. Meron talagang tukso. Hindi mawawala yan. Nasa'yo yun kung magpapatukso ka. Hindi porket lumalapit ang palay sa manok, tuka tayo ng tuka. Di ba po? Wait ka na. Ang daming laglag na ba tayo? Laglag na. Kahit may umaaligid, huwag magpapadala. Pipiliin mo pa rin. May karelasyon ka, tandaan mo. Magigigil ako sa galit.
Yung iba kasi feeling single. Alam mo yung kunwari, pagka may mga, bawa may mga babae dyan, no? Aalisin yung sing-sing. Feeling binata. Alam mo, ganon? Yung mga dalaga din, kiri. Diba yung feeling single. Makeup ng makeup. Diba? May asawa naman, diba? Parang ganon din tayo sa Panginoon. Feeling single kapag nasa sanlibutan. Feeling hindi Christian. Nawawala yung pagka-Kristiyano pag nasa mundo. Pagkasama yung barkada, pagkasama yung mga kaibigan, katropa, nawawala. Dapat kahit nasaan ka, pakita mo yung sing-sing mo. Married ako. I'm married to Jesus. I'm engaged pala, sorry. I'm engaged to Jesus. Sorry, hindi ako magpapaano sa inyo. Engaged ako. I'm engaged with Jesus. Ganun dapat. Amen po. Amen. Ano pa yung nakalagay dyan? Panatilihin ang communication parang sa LDR. Kasi LDR ka-LDR natin si Jesus. Ano yung LDR? Long distance relationship. Kasi si Jesus malayo. Nasa langit, di ba? So dapat meron tayong video call lagi, di ba? Paano natin siya nakaka-video call? Sa pamamagitan ng Bible. Tama? Lagi po tayong nag-uusap. Sino nagde-devotion araw-araw? Sino umaattend ng mga gawain? Amen. Alam mo kung ba't ka nang lalamig? Hindi mo nakakausap si Lord. Ba't di mo kinakausap? Di ka nagde-devotion. Di ka nag-a-attend ng gawain. Umaattend ka man, lutang ka. Alam mo yung minsan kausap mo yung asawa mo, kunwari, tapos, oo. Pero may ginagawa kang iba, isip mo lutang. Parang ganun. Diba? Kaya nakakapasok yung iba. Tama po ba? Amen. At ano pa yung nakalagay? Ayan. Ang tipan ay nagsisimula sa betrothal. Dito na lang siguro tayo matatapos. Amen. Sige po tayo lahat ay tumayo. Sa oras po na to, sino po sa atin ang nabuhay na ikaw ay engaged na at hindi na dapat humarot? Sino humaharot? Sa oras na to, sige po, evaluate po natin ang ating sarili. Kapag tayo ay pumasok sa isang covenant with God, we also enter a betrothal relationship with Jesus. And right now, hindi pa bumabalik ang Panginoon. May pag-asa pa po tayo. Kung tayo ay nagiging faithful sa Kanya, ipagpatuloy po natin yung ating katapatan sa Kanya. At kung tayo man ay nalayo, ngayon yung pagkakataon na bumalik ulit sa Kanya bilang kabetrothal natin. Meron po tayong aawitin sa oras na to. Yung awit po na ito, actually, na-compose ko po ito matagal ng panahon na nakita ko to kay Jesus. And sa oras na to, nililid ako na i-share siya sa atin dahil baka nakalimutan natin yung relationship natin kay Jesus. Kaya tayo nadadala ng world. Diba? Tama ba sa isang relasyon? Sige, ano tayo? May tanong po ako sa inyo. Tama ba sa isang relasyon, noong una, gandang-ganda tayo sa karelasyon natin, diba? Puging-pugi tayo sa karelasyon natin. At talagang bawat sasabihin niya, napaka-sweet sa pandinig natin, di ba? Kinikilig tayo pag nandyan siya. Ganon din yung relationship natin with the Lord, eh. Ganon tayo nung una, di ba po? Na talagang mahal na mahal natin si Jesus. Bukang bibig natin siya sa mga tao na we serve Him with all of our heart. Hindi sa atin battle o hindi struggle ang pagde-devotion. Alam niyo, yung excited kang gumising lagi pag umaga, para makatagpo mo siya. Excited kang mag-pray. Pag galing mo sa work, excited kang umuwi kasi makausap mo siya ulit. Alam mo yun, naalala nyo ba yung mga times na yun? Tapos pag may problema ka, kinukomfort ka niya. Naalala mo yun? Pag wala kang kakampi or hindi mo ma-share yung problema mo sa ibang tao, sinishare mo sa kanya, tapos iyak ka na lang, hahag ka niya. Naalala mo yun? Naalala mo yung mga times na yun? Yun si Jesus. Siya yung first love mo. Siya yung una ring nagmahal sa'yo. Nang ganun katindi.
alam niya lahat sa'yo, pero tinanggap ka pa din niya. Lagi kanyang pinapatawad. Sa oras na to, let's just go back to our first love. Sabi po doon sa kanta, puso ko'y nananabik, makita ang iyong ngiti. Sino po sa atin gusto makita si Jesus? Face to face, makita mo yung ngiti niya. Nakangiti siya sa'yo. Sabi niya, maranasan ang higpit ng yakap mo sa akin. Sino gustong yakapin ni Jesus? Sa ano, dito, minsan na-experience natin siya, di ba? Yung pag mga altar calls, ganyan. Yung, hindi literal eh, pero darating yung time kapag papakasalan natin si Jesus, papanig tayo sa langit, ma-experience mo mismo yung yakap niya sa'yo. Literal. Kapag kinasal na tayo sa kanya. Ano pa po? Puso ko'y inaasam na masilaya ng iyong muka. Sino gustong makita si Jesus? Amen. Mahawakan ng kamay na pumunas sa aking luha. Sino gustong mahawakan yung kamay ni Jesus na laging nagko-comfort sa'yo? Amen. Sabi po dyan, umaasa, naghihintay sa iyong muling pagbabalik, aking mahal, pagkat ikaw ang nagbigay kaganapan. Sino po sa atin yung na-feel mong complete ka dahil kay Jesus? Amen. Sabi dyan, sa puso kong nalulumbay nag-iisa. Sino dati, lagi ka naghahanap ng boyfriend, naghahanap ng friend, naghahanap ng kahit sino para pumunong sa'yo. Pero nung nakilala mo si Jesus, nawala lahat ng paghahanap dahil nakita mo lahat yun kay Jesus. Amen. Ano po yung nakalagay dyan? Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko, Jesus, aking mahal. Siya yung nagbigay ng hope sa atin. Sino po sa atin yung pasuko ka na? Bilang yung iba, kahit Christian, mapapasuicide ka na. Alam mo yun, yung gusto mo na lang mamatay. Yung dumarating ka sa point na ayaw mo nang mabuhay, ayaw mo na umalis, di ka na lang kakain, di ka, tutulog ka na lang. Kasi nainis ka sa nangyayari sa'yo. Pero binigyan ka ng hope ni Jesus. Siya lahat ng iyon. He is your loved one. He is your love. He is your betrothed one. Siya yung nagmahal sa'yo ng ganon. Amen. Amen po. At sa ngayon, gusto niyang ma-renew yung relationship na yon sa'yo. Kung nakalimutan na natin kung sino si Jesus sa buhay mo, ngayon, as we worship, I pray and I declare na maalala natin tong lahat. Awitin po natin ang awit na to. Amen. Puso ko'y nananabik, makita ang iyong ngiti. Maranasan ang higpit ng yakap mo sa akin. Maranasan ang higpit ng yakap. Sabihin natin to kay Lord, puso ko'y inaasam, masilaya ng iyong mukha, mahawakan ng kamay na pumunas sa aking luha. Ng kamay na pumunas sa aking luha. Umaasa, naghihintay. Sa iyong muling pagbabalik. Aking mahal. Pagkat ikaw ang nagbigay. Kaganapan. Sa puso kong nalulumbay. Nag-iisa. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Sa buhay ko, Jesus, aking sa mahal. Sa buhay ko, Jesus, aking mahal. Minsan pa, puso ko'y nananabik. Puso ko'y nananabik. Sige po, awitan natin si Jesus. Makita ang iyong mahalin natin si Jesus sa ating pagsamba.
Maranasan na higpit ng yakap mo sa akin. Puso ko'y inaasam, masilayan ang iyong mukha. Mahawakan ng kamay na pumunas sa aking luha. Umaasa. Sige, sabihin natin yan sa kanya. Naghihintay. Yes, excited kami, Jesus. Sa'yo muling pagbabalik, aking mahal. Ikaw ang nagbigay kaganapan. Sige po, sabihin mo yan kay Jesus. Salamat, sa Panginoon. Sa buhay ko, Jesus, aking mahal. Ikaw ang nagbigay kaganapan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Sa puso kong nalulumbay. Thank you, Jesus. Nag-iisa. Mahal ka namin, Panginoon. Pagkat ikaw ang nagbigay kaganapan. Ikaw ang nagbigay kaganapan. Sa puso kong nalulumbay, nag-iisa. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Sa buhay Jesus, aking mahal. Sige po, sabihin natin ito sa Panginoon. Ang makapiling ka, tanging hangad, ang ibigin ka hanggang wakas. Ako'y hindi susuko hanggang makita ka sinta. Ang makapiling ka, tanging hangad, ang ibigin ka ako'y hindi susuko hanggang makita ka, sinta. Ang makapiling ka, tanging hangad, ang ibigin ka. Kahit na ano nangyayari sa akin, ako'y hindi susuko, magpapatuloy ako hanggang makita ka, sinta. Ang makapiling ka, ang ibigin ka hanggang wakas. Ako'y hindi susuko hanggang makita ka, sinta. Ikaw ang nagbigay kaganapan. Sa puso kong nalulumbay, nag-iisa. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Sa buhay ko, Jesus, aking mahal. Alam niyo po kung bakit natin pipiliin si Jesus? Sa kabila ng masaya naman yung mundo, kasi siya lang ang may kayang gumawa niyan para sa atin. Siya lang yung may kayang magbigay ng kaganapan sa buhay natin. Siya lang yung may kayang magparamdam na hindi ka nag-iisa. Siya lang yung may kakayanang magbigay ng pag-asa. Hindi yan maibibigay ng mundong ito.
sa lahat ng gumagawa ng desisyon na talikuran ang mundo at mamuhay para sa Panginoong Jesus. Inaanyayahan ko po na lumapit sa harapan. Sige po, lapit lang po tayo sa harap. Sa paglapit natin sa harap, dinideclare natin na nakikipaghiwalay na tayo sa mundo. Sige po, lapit lang po tayo. Ito yung pinapagawa sa akin ni Jesus. Kahit sa leaders, walang ministry time eh. Pero gusto makita ni Jesus yung ating desire, yung pag-step natin. Hindi pwedeng dalawa. No one can love the world and God at the same time. No one can serve two masters. If you love the world, the love of the Father is not in us. We must choose only one. And sa paglapit natin sa harap, dinideclare natin na Jesus, I choose you. Pinipili kita. Sige po, sa lahat ng lumapit sa harap, awitin lang po natin ang makapiling ka, tanging hangad. Hayaan lang natin mag-minister ang Panginoon. Ang makapiling ka, tanging hangad, ang ibigin ka hanggang wakas, ako'y hindi susuko hanggang makita ka, sinta. Ang makapiling ka, tanging hangad. Sige, sabihin mo lang yan. Naririnig ka ni Jesus. Sabihin mo sa kanya, hindi ka susuko. Kahit ano nangyayari sa buhay mo, hindi ka susuko. Pipiliin mo si Jesus. Ang makapiling ka, tanging hangad, ang ibigin ka hanggang wakas, ako'y hindi susuko hanggang makita ka, sinta. Sa oras na to, si Jesus naman ang mag-i-speak sa'yo. Pakinggan lang po natin ang sasabihin ng Panginoon. This is your covenant. This is His covenant with you. Listen. Sabi ng Panginoon na hanggat gagawin mo yung part mo sa covenant, gagawin din niya yung part niya. Tutulungan ka niya, ipaglalaban ka niya. Hanggang makita kayo sa kanyang muling pagbabalik. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa mga promises. Nakita ko na madaming gumagawa ng promises sa oras na to. At si Jesus din ay nagbibigay ng promise sa bawat isa. Thank you, Lord, for the promises. Thank you for the covenants that are taking place sa lugar na ito. Hallelujah, Lord. Selyuhan niyo po ito ng iyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah. Lord, dinadalang sa lahat ng gumawa ng covenants sa oras na to, taas natin ang ating kamay. Lord, dinadalangin ko po ang bawat isa, Lord, na hindi sila masway basta-basta ng mundong ito, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, I pray sa paglabas nila dito, oo, may tukso, oo, may mga kasiyahan ng laman sa labas dito, pero dinadalangin ko, Lord, na magkaroon sila na matinding pag-ibig sa'yo, na hindi nila pipiliin yung mundo, kahit gano'y ito kaganda, dahil ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa'yo, Panginoon. Lord, we pray na makita ng bawat isa lagi yung kagandahan mo, Panginoon, yung kagandahan ng buhay kasama mo, Panginoon, sa langit habang buhay. Hindi nila ito maipagpalit, Panginoon, sa pansamantalang kasiyahan, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Lord, I pray, Lord God,
na lagi silang maging in love sa'yo. Every devotion, every attend nila ng service, lagi ka nilang makita, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. I pray din po na lagi silang maging expressive sa kanilang pagmamahal sa'yo. At maranasan mo din yung pag-express mo ng pagmamahal sa kanila. Like a relationship ng isang nobyo at nobya. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Sineselyuhan ko po ito ng iyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Sino po sa atin ang na-renew ang relationship kay Jesus? Amen. Ayan. Ito lang po yung advice ko. Sige, tayo na tayo kasi this is the end na po ng ating service. Paglabas po dito, ano yung natutunan natin, pinaka natutunan sana natin ngayon, ay ikaw ay may relationship na. Huwag ka nang humarot. Amen. Ikaw ay hashtag engage with Jesus. Amen? Hashtag engage with Jesus na tayo. At syempre, pag-engage tayo, para hindi ka matukso sa iba, lagi tayong mag-spend time with the Lord. Amen? Amen po. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat at ang lahat ay magsabi ng Amen! Love, love! Ayan. God bless everyone! Happy Mother's Day po sa mga nanay!